All right, class. Again, good day. At andito na naman tayo para matuto ng panibagong kaalaman pagdating dito sa accounting. Okay, at itong i-discuss natin ay applicable dun sa mga nagtitake ng conceptual framework and accounting standards and at the same time, yung intermediate accounting 3. Okay, at ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon is about the accounting policies, changes in estimates, yung mga tinatawag nating accounting estimates, and of course, yung mga errors na na-encounter, of course, di ba, sa accounting. Ayan, yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. So, itong video na to, kung masyadong mahaba, hatiin natin into two parts. Okay, so kung hatiin natin ito, this would be the part one of our discussion. At kung mapapansin mo, lumabas muna ako, tingnan mo yung virtual background ko, lumabas muna ako sa Earth. Okay, kasi sobrang init. Okay, kidding aside, ayan, simulan na natin ang discussion natin about the accounting policies, changes in estimates, and errors. Of course, susundin natin yung kung paano natin minidiscuss yung mga intermediate accounting and conceptual framework topics, di ba? We start from the accounting standards, scope, definition, recognition, measurement, presentation, and disclosure. Yan ha. So, ganun pa rin yung magiging pattern natin para hindi kayo ma-overwhelm. Okay? Sa pag-aaral lang, accounting. And of course, pasalamatan natin ang ating reference materials coming from the book of Attorney Valix and his co-authors, Conceptual Framework and Accounting Standards 2020 edition, and of course, the Intermediate Accounting 3 of Attorney Valix. Yan ha. 2020 edition din. Yan. Okay? So again, unahin natin yung applicable accounting standard. At ano ba ang applicable accounting standard dito sa topic natin for today? Of course, we have the PAS 8. Yan ha. Ang title niya, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. Yan ha. Kung gusto mo tingnan naman yung international, we have International Accounting Standards 8 or IAS 8. Okay? Yan. But of course, ito, Philippine adopted na to. Okay? So, ito yung applicable accounting standards. And of course, nakikita mo na rin dyan yung scope. Di ba? Kung ano yung pag-uusapan natin. No? Di ba? Ito pag-uusapan natin, yung mga accounting policies, and then accounting estimates and errors, and then ano ba yung nagiging accounting treatment for them. Okay, once we encounter these changes in accounting estimates, nagpalit tayo ng policy, okay, and then nagkaroon ng mga prior period error. So, yun yung mga pag-uusapan natin dito sa video lecture na to. Okay? So, para hindi mahirap, di ba? I-categorize muna natin ano ba yung mga accounting changes na sinasabi under PAS 8. Okay? Actually, dalawa. Yung tinatawag nating change in accounting estimate at saka yung change in accounting policy. By the way, para hindi mo makalimutan kung anong applicable accounting standard, di ba PAS 8? O. Oh. Katunog, estimate, change in accounting estimate, 8, o PAS 8. Yan, ha? Isa sa mga tip natin yan. Okay? And then, sabi nga natin, may dalawang change na pinag-uusapan dito. Ngayon, bago natin i-establish kung ano ba yung change in accounting estimate na yan, change in accounting policy na yan, eh ano ba itong accounting estimate na ito? Diba? Ano ba yung accounting policy na yan? Diba? Paano ba yung ginagawa? Paano ba yung na-formulate? Ano ba ang impact na ang pagdating sa financial statement, presentation, or preparation and presentation? Okay, so simulan natin dito. Ang ginawa natin para mas maintindihan nyo, di ba? Ginawa na agad natin ng comparison, di ba? Side by side. Para makita natin yung differences between accounting estimate and accounting policy. In a quick glance. Yan ha, okay. So sabi dito, ayan. Pag-usapan muna natin yung definition, di ba? Definition of terms. Ano ba pag sinabi natin accounting estimate? Na, so basahin natin yung kanyang definition. At mag-annotate tayo para mas maintindihan. Sabi dito, yan. Okay. Yung daw accounting estimate is an adjustment of the carrying amount of the asset or carrying amount of the liability. Okay? Sir, ano po ba yung carrying amount of the asset or carrying amount of the liability? Diba? Yan yung amount na nakalibro sa'yo, na nakarecord sa'yo. Diba? Less for the asset, di ba? Kung yan ay mga fixed asset, less accumulated depreciation or accumulated impairment loss kung meron man. Yan yung madalas nating naririnig na book value
or tinatawag nga nating carrying amount, yung amount na daladala na niya at naka-record at naka-reflect sa financial statements. Particularly, yung nakikita natin doon sa statement of financial position. Diba? Kung maaalala mo, yung mga receivables natin, yung mga accounts receivables natin, diba? We have an example, we have the amount of 100,000 collectible, receivable. Diba? Pero minsan, dahil meron nga tayong mga na-identify na mga customers na merong utang sa atin, diba? Na hindi makakabayad, we provide allowance for doubtful accounts. Yung mga amount na inaakala natin or iniisip natin na hindi natin makakollect, diba? We provide allowance for that. So assuming out of 100,000, meron 10,000, diba? Na hindi makakollect. So we provide allowance for that. So magkano na lang ang carrying amount niya? 90,000. Yung carrying amount na yon sa receivable, ang tawag natin net realizable value. Diba? Yan. Okay. And then also, pagdating naman sa property, diba? Particularly sa mga building, machinery na dinedepreciate natin, ganun din, diba? Kung mapapansin mo, yearly, nababawasan yung value niya because nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na depreciation every year. And then, syempre, nag-accumulate yan. Ang tawag natin, accumulated depreciation. But originally, the cost of the asset is 100,000. And then every year, nag-depreciate tayo ng 10,000. So this year, after depreciating 10,000, 90,000 na lang ang carrying amount. Yun yung sinasabi dito na adjustment of the carrying amount of the asset. Of course, pagdating sa liability, kapag meron tayo mga, alam mo na, makikita mo naman sa statement of financial position or sa balance sheet, kung meron pa tayong mga utang na babayaran, the carrying amount of it, yun yung mga sinasabi nating accounting estimate. Diba? Yan. Yung adjustment na ginagawa natin dun sa carrying amount ng asset at saka ng liability. Or, okay, it is also defined as, ano daw? Amount of periodic assumption of an asset or liability that results from the assessment of the present status of an expected future benefits or obligation associated with the asset or liability. Ano daw? Sumakit yung ulo, hindi naiintindihan. O, sige, imayin natin. Sabi, periodic assumption. These are amounts na ina-assume natin. Diba? At with regards dun sa amount ng asset or liability, diba sabi dito, of an asset or liability that results from the assessment of the present status. Katulad dun, diba, yung receivable natin. Sabi natin, 100,000 siya ngayon. Pero may na-identify tayo mga customer na baka hindi makabayad. So anong status ng receivable natin? Lahat ba yun collectible? O baka katulad doon sa example natin, out of 100,000, 10,000 na lang ang collectible. So 10,000 na lang ang 10,000 ang hindi makakollect. So 90,000 na lang ang collectible. Tama ba? So yun, ina-assess daw natin yung present status natin. Also ginagawa din natin ito na pag-aralan nyo sa inventory, di ba? Yung inventory obsolescence. Ano yun, di ba? Meron tayong mga inventory na pwedeng bumaba na yung value. Di ba? Or naluluma na. And that's why we provide allowance for inventory obsolescence. Kasi yung current status niya, nakalibro sa atin, ganito pa. O, di ba? Tapos, ganito na lang pala yung value niya. O, so, ina-assess natin. Ganon din yung ginagawa natin sa mga property except sa land, di ba? Dinedepreciate natin so nababawasan ng value due to wear and tear. Yun. Kaya yung sinasabing assessment of the present status of the asset and the liability of an expected future benefit or obligation. Katulad nun, di ba? Hindi natin alam kung makakabayad pa. So, anong nangyayari? Nare-reduce natin to net realizable value yung ating receivable. Because ang ina-expect natin na lang na makukollect natin is 90,000. Kaya sa liability naman, ito yung ina-expect natin babayaran na lang natin. So itong accounting estimate na to ay adjustment or periodic assumption. Yan ha. At kung mapapansin mo, ituloy natin dito sa example, kung mapapansin mo, familiar ka na dito sa mga accounting estimate na to, yung mga ina-estimate na amount or figures pagdating doon sa basic accounting nung nag-aaral ka pa. Yun nga sinasabi nating bad debts, di ba? We provide allowance for bad debts. O kaya naman, dinedirect write-off natin kung hindi na talaga collectible. O, di ba? Yung tinatawag nating inventory obsolescence o yung naluluma yung value.
diba, na, na nagiging obsolete yung value ng inventory. Nagpo-provide tayo ng allowance for that. And then, diba, yung useful life ng machinery, ng building, ng equipment, ng furniture and fixture, diba, ina-estimate lang naman natin yun. O kaya, kung hindi man tayo nag-estimate, ina-estimate ng mga expert, katulad ng engineer, kung gaano ang itatagal. Diba? Ano yung life lang na makakapag-provide or magiging useful itong mga property na to. So, ina-estimate lang yun. Hindi naman yung exact amount. Also, yung residual value. Naalala mo itong residual value, di ba, na nagbe-basic accounting ka. Di ba, yung residual value o yung scrap value na tinatawag is, it is the value of the property na after niyang ma-depreciate, yun pa yung magiging ma-recover mong amount. Kumbaga, example, yung furniture is, ang estimate natin is 5 years. So, another estimate yun. Then, in-estimate din natin, after 5 years, ng useful life niya, mabebenta pa natin. Halimbawa, ng 2,000. So, in-estimate lang din natin yung residual value. Yan ha, yung sinasabi natin. And then, expected pattern of consumption of benefits of depreciable asset. Expected pattern. So, again, in-estimate lang natin ito based on historical data. Diba? Or nagiging practice ng company. Yan. Also, ano pa? Isa sa mga familiar tayo, yung warranty. Warranty cost, diba? Halimbawa, isang malaking mall na mayroong nagbebenta ng mga appliances. Diba? Every time na nagbebenta sila ng appliances, may kaakibat yun na warranty. So, at the moment na nagkaroon ng bentahan, ine-estimate na ng mga company kung magkano yung magiging i-recognize silang warranty cost or warranty obligation. Kasi hindi natin alam, dun sa mga bumili na yun, sino ang magbabalik? Diba? Sino ang mag-a-avail ng warranty? So based on historical data, ine-estimate din natin. Diba? Pino-forecast natin, ine-estimate natin yung warranty cost. Yan. Okay. And also yung fair value ng financial asset and financial liability. Diba? So part ng accounting, estimate. Yan. Ha? So kaya tinawag siyang periodic assumption. Ina-assume na ganito ang magiging amount. Ina-assume na ganito ang magiging warranty. Yan. Okay. And then eventually, ina-adjust natin yung carrying amount ng ating asset and liability due to change in accounting estimate. Kasi nagbabago-bago nga eh. Diba? Yan. And of course, ipapakita natin to dun sa mga examples na ipapakita natin dun sa part 2 ng video na to. Okay? Ngayon, puntahan naman natin si yan, accounting policy. Medyo natatakluman. Pero mabasahin natin. Okay? So these are the specific principles, bases, conventions, rules, and practices applied by the entity in preparing and presenting the financial statements. Kung maaalala mo, di ba, pinag-usapan natin na yung ating mga accounting standards, yung IFRS or yung IAS or yung PFRS at saka yung PAS, na ang naging basis nung ginawa natin ay yung conceptual framework for financial reporting. And then, itong mga standard na to, yung mga accounting standards na to, yung mga PAS, PFRS, ito na talaga yung sinusunod na standardized policy para i-treat yung mga line items sa financial statements katulad ng cash and cash equivalent, receivables, property, plant and equipment, intangibles, and so forth. Diba? So, standardized sinusunod natin. At yung mga company, pag gumawa sila ng accounting policy, yun din yung sinusunod nila. Yung sinasabi ng standard, kasi internationally adapted yun. Para maging uniform nga siya. Para pag i-compare mo halimbawa yung FS mo with your competitor, 'di ba? Kung paano ang performance mo, standardized, 'di ba? Uniform format natin. Yan. Kaya itong accounting policy, 'di ba? Yan talaga yung ginagamit natin whenever we will be preparing and presenting the financial statements. Okay? At sinasabi din natin, 'di ba, na we should be consistent in following the accounting policy. Okay? For comparability purposes. But of course, sinasabi din ng standard na, okay, example, dati ang ginagamit mo sa inventory, ha, sa inventory, pag-aralan natin to, is FIFO, first in, first out. Okay, ganun yung method of inventory accounting na ginagamit mo ever since, di ba? And then, this accounting year, you believe na mas magagamit or mas ma-enhance yung ating presentation and financial statements at saka yung decision making kapag ang ginamit natin ngayong weighted average method. Okay? So you're planning to change the policy
in terms of accounting for inventory, di ba, na gagawin mo from FIFO, gagawin mong weighted average. So, technically, merong change in the accounting policy. Ngayon, imagine mo, di ba, previous year's FIFO. This year, change in accounting policy. Kasi you believe, the company believe, na mas magiging useful yun. Diba? So, hindi siya magiging comparable. Ang point ko dito is, yung accounting policy, okay, even though sabi nga natin, kailangan consistent tayo, there are times talaga na because of the usefulness, because of decision usefulness, dito nga pagpapalit natin ng policy, okay, or pag-adopt natin ng policy, may times talaga nagpapalit tayo. Ngayon, hindi comparable. So mamaya, malalaman natin, anong gagawin? Paano yun, di ba? Nag-change siya ng accounting policy from FIFO to weighted average, and then magkaibang taon, magkaiba ka ng ginamit. So paano ba ang magiging accounting treatment for that? Yan. So mamaya, yun yung pag-uusapan natin. Okay, andito na rin naman yan sa slide na to. Yan, but of course, yun nga, itong accounting policy na in-adapt din natin doon sa mga PFRS, PAS, yun yung sinusunod natin. Kung ano yung sinasabi ng standard, yun yung gagamitin natin. Kasi consistent siya internationally, di ba? In terms of compliance with the standard. Yan. Yan yung sinasabing mga accounting policies natin. Ano ang treatment natin sa cash and cash equivalent, sa receivables, di ba? Inventory, property, plant and equipment, intangible asset, biological asset, and so on and so forth. Yan. Okay. And rarely, ha? Okay. Na nagpapalit tayo ng accounting policy dahil kung paiba-iba, hindi nga tayo magiging consistent and at the same time, hindi magiging comparable. But sabi ko nga, may mga panahon na magpapalit tayo ng policy because the company believes na ito ay mas magagamit for decision making or mas magiging useful siya for decision making purposes. Ngayon, the accounting for that, yung pag-uusapan natin. Diba? And yan nga, sabi nga natin dito, kung mapapansin mo, yung mga accounting policies na ginagawa ng mga company ay in-adapt din nila dito sa mga to. Sa PAS, PFRS, Philippine Interpretations, di ba, ng Philippine Interpretations Committee. So, more of, hindi ka naman nagde-debate. Unless otherwise, di ba, hindi talaga na-address ng PFRS or ng PAS at saka ng interpretations yung mismong business transaction mo. Yun yung time na iaalaw ka talagang gumawa ng sarili mo accounting policy. But of course, natandaan mo ha, ang basis pa rin is the conceptual framework. Kung talagang walang specific standard na nag-govern dun sa business transaction. Yan. Okay. Ngayon, naipaliwanag na natin ano pinagkaiba ng accounting estimate at saka ng accounting policy. Diba? Ang tanong is, paano pag nagkaroon ng changes? Diba? Halimbawa, yung useful life under accounting estimate, gusto mo nang mabago. Nung una, ang estimate mo, 5 years lang yung itatagal ng machinery. Then eventually, you discovered na 10 years pala. Oh, from 5 gagawing 10. Eh ngayon, 2 taon na yung nakalipas. So, yung 5 years originally, 3 taon na lang ngayon. Oh, ngayon, sabihin mo, ang estimate mo 10 years pala talaga from the very beginning. So, ilan na lang? Diba? Oh, di kung 2 nakalipas at gagawin mong 10 taon, di 8 taon pa. Oh, ngayon, yung changes na yun, ano magiging treatment nun? Diba? Yung useful life. Ngayon. Okay, so that mamaya malalaman natin, that's for the accounting estimate. Sa accounting policy naman, yun nga, yung example natin, ang ginagamit mo before, first in, first out method. And then this year, the company believes na mas magiging effective ang paggamit ng weighted average method. So paano yun? Di ba? From the moment that you start yung business mo, yun yung may method na ginagamit mo. So hindi magiging comparable. Ayan. So, punta na tayo dito sa how to account, di ba? O yung accounting treatment kapag nagkaroon ng change in accounting estimate at saka change in accounting policy. Yan. So tatandaan mo, pag change in accounting estimate, laging ganito. Okay, move on. Okay, moving forward. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Okay, past is past. Ganun pag accounting estimates. Kumbaga, kung ano yung na-incur natin in the past, ignore mo na yon. Move on ka na. At yun yung ibig sabihin ng tinatawag na ang adjustment gagawin mo currently and prospectively. Currently, now, and moving forward, okay, ignore mo lang yung mga na-incur nung original estimate. Yung binago natin ngayon, let's focus on that and keep moving forward. Yun.
kapag accounting estimate. Kaya nga sabi dito, yung tinatawag na prospectively or prospective application, you recognize the effect of change in the current and future period. Example, di ba? Last year, ang inestimate mong allowance for doubtful accounts, 10,000 lang. And then, this year, you believe na 20,000 pala talaga siya. Kahit nung una pa, dapat 20,000 na talaga, pero ang na-assess mo lang is 10,000. Ang tanong, kailangan mo bang bumalik at i-correct yung mga inestimate mong allowance for bad debts last year or previous years na 10,000 lang, na dapat ay 20,000 noon pa. Okay, pero ngayon mo lang na-discover. Ang sagot, hindi na. Okay, kung mag-a-adjust ka ngayon and before nakapagbigay ka na ng 10,000 allowance and you believe na 20,000 na siya ngayon, o edi dagdagan mo lang ng 10,000 ulit. Okay, no need to correct yung prior period. No need to correct yung last year or yung mga previous years. Okay, dagdagan mo na lang ngayon. So magde-debit ka lang ulit ng bad debts, 10,000, and then allowance for bad debts, 10,000. So a total of 20,000 na, di ba? Okay, yun yung sinasabing currently and prospectively. Also, halimbawa, di ba, yung sinasabi nga natin, yung useful life, originally, nung naging available for use na yung property, particularly, halimbawa, machinery, sabi natin, 5 taon lang itatagal, useful life. Ay 2 taon na nakalipas. So, ilang taon na lang? Okay, 3 taon na lang. Naniniwala ka noona, 3 taon na lang kasi 2 taon na yung nakalipas eh. Eh, nung moment na yun, or moment na yun, na-discover natin, dapat pala hindi 5 years. Dahil pala estimate natin 10 years. Diba? So paano yun? I-adjust ba natin yung mga nakaraan na 5 years lang yung estimate natin useful life? I-adjust ba natin yung computation? Ang sagot, hindi na. Okay? Kung magkano na yung na-recognize mong depreciation noon, depreciation expense, okay na yun. Diba? Kung magkano yung accumulated ngayon, dadagdagan na lang natin. Okay? Diba? So, kung ilang years na nakalipas, 2 taon. So, sabi natin, dapat 10 years pala, hindi 5 years. So, therefore, ngayon, 1 taon. O, ibig sabihin, kung magkano yung carrying amount na lang ng ating machinery, o, i-divide natin sa 8 years, yun pa yung magiging useful life niya. Okay, so, prospective, current and prospective ang application. Ganun po kapag change in accounting estimate or nagpalit tayo ng mga estimates natin or assumptions. Ngayon, kaiba ito pagdating dito sa accounting policy. Okay? Kasi itong si accounting policy, tatandaan mo, hindi yan nakakalimot. Di ba? Parang mga babae ito, hindi nakakalimot ng nakaraan. Bumabalik at bumabalik. At kung pwedeng itama ang pagkakamali, ay itatama. Okay? Yun. Okay? So ganito, kapag change in accounting policy, di ba? Kung ang change in accounting estimate ay current and prospective, di ba? Move on. Di ba? Itong retrospective, hindi, balikan natin ang nakaraan. As if from the very beginning, ganito tayo. Ha? Anong ibig sabihin no, sir? O halimbawa, di ba? Way back 2010, ang gamit mo na FIFO. 5 taon lang nakalipas, FIFO pa rin ang gamit mo. Di ba? O, ngayon, this year, sabi nga, nag-decide ang management na mas magiging useful for decision-making purposes ang weighted average. So, ang gagamitin natin ngayon, weighted average. But teka, yung previous year, FIFO. Ibang amount ng inventory, no? Kasi first in, first out, di ba? Iba rin ang amount ng weighted average. Unang-una, magkaiba. Ikalawa, di ba? Hindi magiging comparable. So, paano yun? So, sabi nga natin, pagdating ng change in accounting policy, ito, babalikan ng nakaraan. Na as if from the very beginning, umiyok ako. Okay, from the very beginning, ang ginagamit mo ay weighted average. Diba? So paano yun, sir? 5 taon na yung nakalipas, babalikan natin. Yun yung tinatawag na retrospectively. Retro, pabalik, di ba? So retrospective restatement. Sabi nga rito, as if from the very beginning, you are using the said new accounting policy. Yan. Okay. So as if from the very beginning, ang gamit mo weighted average way back 2010 at hindi FIFO. So paano yun? Ano ba yun, sir? I-correct ko lahat ulit from the very beginning? Parang 1990 pa ako nag-business. O, di ba? Or 1950 pa. Paano yun? Okay.
yung retrospective na sinasabi, hindi mo naman kailangan bumalik ka talaga literally from the very beginning. But, i-a-adjust mo yung earliest comparative period. Diba? Earliest comparative period. At kung halimbawa 2021 ngayon, weighted average tayo. Diba? Weighted average. Last year, 5.4 at saka yung mga previous year. Yung sinasabing retrospective, okay, i-adjust lang natin yung opening balance ng retained earnings natin. Kasi syempre, ibang amount ng tawag dito, cost of goods sold ang na-recognize natin before, etc., etc., na may effect sa ating net income or net loss, di ba? Na itinapon din natin sa retained earnings. So sabi nga, kung material ang effect, pwede ang i-adjust natin is kung 2021 nga, yung 2020 at yung earliest comparative period na 2019. Diba? Beginning, yung January 1, 2019 noon. Kaya adjust natin kasi yun yung earliest comparative period. Kumbaga, pinakamaaga na. Okay, pinakamalapit na na pwedeng pagkumparahan ng period. So kung material ang effect, pagdating sa balance sheet, magpe-prepare tayo ng third balance sheet na tinatawag. O yung tinatawag nating statement of financial position as at the beginning of the earliest comparative period. O ang haba, tawagin na lang natin third balance sheet. Kung hindi naman kailangan ng third balance sheet, kaya adjust natin yung opening balance, di ba? Ng retained earnings ng last year. Na as if from the very beginning, ang gamit nga natin ay weighted average at hindi FIFO. So ganun yung pinagkaiba niya pagdating sa accounting treatment. Kaya alam dapat natin, alin yung accounting estimate at saka alin yung accounting policy. And lastly, pagdating dun sa rationale, okay, rationale meaning, ano ba, bakit ganun? Diba? Bakit currently and prospectively? Okay. So sabi dito, estimates are fundamental to the accounting process. Kasi nga, we cannot determine the exact amount. Katulad ng useful life. Sino makakapagsabi na ganito talaga yung itatagal o magiging useful sa atin? Diba? Or yung allowance for bad debt. Sino makakapagsabi? Baka mamaya manalo sa loto yung customer, biglang magkapera. Diba? Nababankrupt na siya, kaya ka nag-provide ng allowance kasi you believe na hindi siya makakabayad, may doubt ka na, and then eventually tumama sa loto. So magkabago talaga yung accounting estimate mo. So changes are expected and recurring. Diba? Nag-expect talaga tayo ng mga changes and nauulit talaga siya. Diba? So yun yung sinasabi natin na kaya normal talaga na nagkakaroon ng mga changes in accounting estimate. Kaya para hindi mahirap, diba? Imagine mo kung babalikan mo lahat, eh pabago-bago nga lagi. Okay? So, kaya normal talaga nagbabago. Currently and prospectively. Hindi katulad ng change in accounting policy. Diba? Under the accounting standards, alternative treatments are possible. Yun nga eh, diba? Pinili mo yung ganitong treatment. Kasi binibigyan ka ng dalawang option. O diba? Pag halimbawa, yung mga revaluation model, cost model, o dati cost model ang gamit mo, ngayon magre-revaluation model ka na. So may mga binibigay kasi sa yung option or treatment, di ba? So pinili mo yung una, pinili mo yung isa nung una. And then naniniwala ka ngayon na kailangan baguhin, di ba? Kasi mas magagamit yan for decision making. Wala kang magagawa, di ba? Kailangan natin palabasin na as if from the very beginning, yung new accounting policy talaga ang ginagamit mo. Okay? So the entity shall select and apply the same accounting policies each period in order to achieve comparability. Diba? Last year, Pedro. Ngayon, Juan. Hindi pa naman sila pwede pagkumparahin. Diba? Okay? So to identify the trends of financial position, performance, and cash flow. Dahil magkaibang accounting policy, magkaiba ang financial effect nan. Okay? So hindi pa pwede pagkumparahin kung magkaiba. Dapat consistent. Yan, ha? Kaya sabi nga, it goes hand in hand, comparability and consistency. At hindi mo pwedeng i-compare kung hindi consistent. Kaya nga, ang rationale niya, i-adjust natin from the very beginning para maging comparable and consistent tayo for presentation of the FS and also in for decision-making purposes namin. Diba? Ayan. Ha? So, I hope malinaw. Yan ha, yung first part nitong video lecture about the definition and then the accounting treatment and rationale. Okay, or rationale
nitong change in accounting estimate at saka change in accounting policy. So, so far to ng video lecture natin, itutuloy lang natin yung discussion. So, tune in ka lang. Ayan, so, ginawa lang natin 30 minutes para naman hindi masyadong mahaba talaga. Okay, so tune in ka lang dun sa part 2 itong discussion natin. Magpapakita rin tayo ng mga sample problems. Okay, so thank you very much and happy learning.